Para sa Philippine National Police, hindi lang ordinaryong sibilyan ang kabilang sa grupo na sangkot sa assassination kay Negros Oriental Governor Roel Degamo. Nakasalukuyan pa rin pinaghahanap ng mga otoridad. Para sa pulisya, posibleng grupo ng ex-military ang nasa likod o responsable ng nasabing pamamaslang. Bukod pa ito sa mga itinuturong persons of interest sa nasabing karumal-dumal na krimen. Hindi isinasantabi ng pambansang pulisya ang posibilidad na mapanganib ang natitirang mga tinutugis nilang sospek sa pagpaslang kay Negros Oriental Governor Roel Degamo. Mahigit isang linggo na ang nakalilipas. Definitely, we would assume that they are armed, they are dangerous. With the recovery ng mga yung additional firearms, kasi nga sinasabi natin, more or less they are almost 10 according sa 10 or more. So with the recovery of 9 firearms, long firearms as of now, we presume na baka may iba pa silang mga armas na nadala-dala. So of course we wanted to consider them as armed and dangerous still. Ang posibilidad na ito ay kabilang sa mga dahilan kung bakit bumuo ang Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines, katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan ng Joint Task Group Degamo. Sa isang press briefing umaga ng Lunes, inihayag ng PNP na hindi malayong mga dating sundalo rin ang tinutugis na mga natitirang sospek sa krimen. Bukod pa ito sa mga nauna ng inanunsyong pangalan na persons of interest sa nasabing karumal-dumal na krimen. So definitely, based dun sa mga lead na nakukuha natin, ito yung grupo ng mga na-dismiss, awol na mga army. Kasi ang nakikita natin dyan is may kanya-kanyang grupo na may grupo ng ex-PNP, may grupo ng ibang mga branch of service. So as of now, we are looking at na mga ex-army. That's why we have been coordinating with the Philippine Army about yung mga possible na mga identity ng mga iba pang suspects na hinahanap natin. Dahil base nga sa sinasabi ng mga arrested suspects, magkakasama sila pero hindi sila ganong magkakakilala. Sa ngayon, patuloy ang pag-iisa-isa ng PNP sa mga na-recover na mga baril kung sino-sino ang may-ari nito at anong papel ang ginagampanan nila sa krimen. Tinitiyak ng pulisya na wala silang sino man na pagtatakpan sa mga mapatutunayang may kinalaman sa pagpatay sa gobernador. Definitely, cover up is not part of the ongoing investigation. We lost Governor Degamo, so hindi ho tayo magko-cover up dito. Kung sino yung tatamaan. Nakatakda namang magsampa ng karagdagang kaso ang PNP laban sa mga sangkot sa pagpatay kay Degamo. Batay sa pahayag ni Interior Secretary Binhar Abalos, nasa 13 kaso ang isasampa sa mga susunod na araw. Nabatid na 17 kaso na ang naihain ng PNP laban sa mga sospek matapos na unang sampahan ng 4 na sospek na kasalukuyang nasa pangangalaga ng NBI. Kabilang dito ang kasong murder, frustrated murder, attempted murder, paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at Republic Act 9516 o Illegal Possession of Explosives. Para sa Pilipinas kong mahal, ako si Paul Montibon, SBNI News.